Sa iba pa ring top story, iimbestigahan ang mga opisyal ng gobyerno na nag-apruba sa kontrata ng dalawang water concessioners na Manila Water at Maynilad. Ito ang panawagan ng mga senador kasunod na rin ng atas ni Pangulong Duterte at nagbantang kakasuhan ng economic sabotage ang Manila Water at Maynilad. Si Mian Corbera sa detalye. Pinaiimbestigahan na ng mga senador ang mga opisyal ng gobyerno na nag-aproba sa kontrata ng dalawang water concessioners na Manila Water at Maynilad. Kasunod ito ng utos ng Pangulo na kasuhan ng economic sabotage ang dalawang kumpanya at mga opisyal na nasa likod ng kontrata. Question ni Senator Christopher Bongo, bakit pinalusot ang kontrata gayong dehado ang gobyerno sa kasunduan sa mga water concessioners? Ang inabuso, pantakin ninyo. Wala na lang binabayaran corporate income tax ang mga concessioners na ito dahil pinapasa na sa mga consumers. Pagbabayaran pinan nila ngayon ang taong bayan at ang gobyerno, inigisa nila tayo sa sarili nating mantika. Pati ang mga apo natin, di pa pinapanganak kasama na po sa magbabayad. Ang mga kababayan natin kuminsan kailangan pang gumising ng napakaaga para lang mag-igib ng tubig, tapos sila pa ang magbabayad sa buwis ng kumpanya. Tayo ba ay naglulokohan? O talagang niluloko lang po tayo? Nabatid na 2022 pa mag-expire ang kontrata pero pinalawig na ito hanggang 2037. Nangyari ang umano'y extension sa panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na umano'y hindi dumaan sa approval ng Kongreso. Para naman kay Senator Aquilino Coco Pimentel, hindi dapat palawigin ang kontrata ng gobyerno sa natura mga water concessionaires. Natin lahat yun. Sir, yung nag-extend Congress, di ba? Hindi ah. Hindi ah. Tingnan mo, oh, DOF Secretary ang pumirma. Oh, I mean, that is another administration extended during the lifetime of the original contract, in the middle of the lifetime of the original contract. Pwede yung disregard, hindi pa nga implemented yun. Hindi pa, technically speaking, hindi pa siya implemented kasi hindi pa expired ang original contract. Naniniwala ang senador na may karapatan ang Duterte administration na i-terminate ang kontrata lalo na kung igigiit na pagbayarin ang gobyerno dahil lamang sa mga loopholes ng kasunduan. Pero dapat anyang ipaubaya ang kaso sa Department of Justice na siyang inatasan ng Pangulo na mag-review sa naturang mga kontrata. Pabor naman si Senator Francis Tolentino na huwag nang palawigin ang kontrata at dapat pang imbestigahan ang naturang mga kumpanya. Hindi na anya tama ang ginagawa nilang pananamantala na nagdudulot na ngayon ng krisis sa tubig. Para sa Eagle News, may Ann Corvera Ayamo.